Welcome back to my channel. Good morning po sa lahat. Ngayong umaga, pag-usapan na naman natin ang pagiging responsible bonsai hunter. Good morning po sa lahat ng mga bonsai artists, mga masters, mga newbies. Okay, welcome sa bonsai world. Okay, yun nga, ang content natin ngayon is about sa pagiging isang responsible bonsai hunter. Okay, bakit kailangan nating malaman, guys? Kasi syempre, lagi tayong nagka-hunt ng mga materialis, no? Pero hindi natin alam yung mga yung dapat at hindi dapat gawin sa pag-hunt ng mga materialis. Okay, ngayon kung napapansin niyo, nasa loob tayo ng isang kagubatan at nag-iisa lang naman po ako. Okay, so reserve land po ito. Reserve land. Okay, ibig sabihin protected area siya. Pag nagkamali tayo dito, pag nahuli tayo, pag nag-hunt, huhulin tayo ng DNR. Pero pwede ba tayong mag-hunt dito? Okay, siguro pwede naman, pero dapat yun nga, be a responsible bonsai hunter. Okay, paano ba, guys? Maghahan tayo gamit lang ang ano, itong maliit na lagari and cutter. Okay, so ano bang dapat nating or ano bang pwede nating i-hunt? Okay, so ang area na to, guys, pinapalibutan siya ng mga balete. So halos lahat ng klase ng balete nandito na, maliban lang sa Nana and yung Texas. Okay, so basta maraming klaseng balete dito. So ang gagawin natin, maghahunt tayo gamit nito, tapos mga ang puputulin natin is mga sanga, guys. Okay, so yung sa likod ko guys, yung puno ng ganda ng katawan, no? Parang si Ivana. Okay, isa yung puno ng red balete. Okay, so ngayon hanap na tayo ng magandang sanga para yung gawin natin bonsai material. Okay, so depende yan sa inyo, guys, or sa pag hunt, no? Kasi
marami ng magandang ano, magandang sanga. So depende yan sa pagpili nyo ng gusto nyo. At huwag nyo lang tingnan yung nibari, guys. Baka magkasala tayo. So sanga lang, sanga. Alright, guys. Okay. So ito na siya. So nakita nyo ba ang nakikita ko? Okay. So ito yung nagustuhan kong sanga, guys. Yan, putulin natin siya dyan. Tabi po. Sanga lang po. Sanga. Guys, ito na yung unang sanga na napili ko. So may mga ano siya. Ugat, may ugat na siya. Tapos ito yung parang first branch. Okay. Ito. Yan. Okay. So ito yung napili ko. Tapos another tip, no,
sa pagiging responsible bonsai artist, especially sa ganitong protected area guys, sa mga reserve areas. May ano, yung sanga na napili mo, yung the rest, kasi mahaba pa siya, yung natira, pwede mong putol-putulin, tapos balik sa lupa, itanim, diba? Kumuha ka ng isang sanga, pero nagtanim ka ng kahit lima lang every branch na pinutol mo, diba? Malaking tulong na rin yun guys. Okay, putulin natin. Okay, ayos. Okay. Pumutol tayo ng isang sanga, tapos nakapagtanim tayo ng ano, dalawang ano, sanga. Okay. Ganun lang guys. Isa yan sa pagiging responsible hunter. Okay. Okay, ngayon guys, banyan or tiger bark, kasi dito guys very common yung mga ganitong balete. Yan, ganda ng trunk. Yan, very common to, white balete yata. Yan. Tapos marami na ako ganyan. A few moments later.
lang siya nga sa pinagputulan natin. So, tatanim natin. Guys, hanggang dito lang muna tayo. And sana kahit papaano eh may natutunan tayo sa video na ito. Kaya sana nakatulong ng kahit konti sa mga bonsai hunters, especially sa mga newbies. Kaya pagpatuloy nyo lang. And hanggang dito lang muna tayo. Thank you so much for watching.